Katulad nung sinasabi ni Marcoleta, hindi anya ako eh. Para makapagsinungaling ha. Tinan mo. Eh, kasi nagsinungaling siya eh. Nakita pala nung reporter ng ABS-CBN. Yun daw ABS-CBN, tinatakot niya eh. Hindi ko alam kung ano pakay niya. Diba? Oh, eh, sinasabi niya hanggang 50 years lang daw ang buhay ng prangkisa. Ano yung ibig sabihin? Hindi na pwedeng ma-renew. Anong klaseng mga leader meron tayo ngayon? Alam niyo ba na yan si Juan pala? Yan si Marcoleta. Ba, eh, tumataya pala sa karera yan ng kabayo. Ah, at saka bumibili pala ng loto yan. Tumataya din sa loto. Eh, pambira ka namang Congressman Marcoleta. Ni hindi ka man lamang nagbibigay ng tip. Para na sa ganun, makataya din kami sa karera. At saka sa loto. Oh, eh yan ang sabi niya eh. Mga kaibigan, eh, ginamit niyang halimbawa doon sa Philippine Depositary Receipts, PDR, ng ABS-CBN. Yun daw PDR, eh ang katumbas daw po nun, eh yung tumaya ka sa karera. Halimbawa, oh, ikaw yung may pera. Meron kang inutusan. Ha? Tapos, yung inutusan mo, ang sabi mo sa kanya, tayan mo to ha. 1, 2, 3, 4, 5. Alam niya yung karera, no? Believe ako kay Marcoleta, oh. Tapos mananalangin ka. Ha? Ay, isipin ninyo yan. Tapos daw, pagka daw yun tumama, hindi naman daw yun mapupunta doon sa inutusan mong tumaya sa karera. Ha? Kundi ibabalik niya sa akin. Lintik ang mga ano nito, no? Yung mga halip, kung magbigay ng halimbawa ito, no? Ay nako, mga kaibe, karera daw. Inubos niyo yung panahon na yan dyan. Ano ba yung punyetang PDR na sinasabi ninyo? Ha? Ano kinalaman yan dun sa prangkisa? Ha? Masyado niyong pinahaba yan. Di ko maintindihan kung ano gusto niyo magpasiklab. Tatakbo ka ba, senador? Ha? Hindi bagay sa'yo. Ba, mga kaibigan. Eh, dapat nga dyan. Di ka na makabalik dyan eh. Sa Kongreso, unang-una party list ka lang eh. Ang dapat sa inyong mga party list, kaya gumugulo yung Kongreso. Di ba dati na natin sinasabi yan na dapat yung party list niya, alisin na yan eh. Ha? Walang yaan na talaga yung party list eh, mga kaibigan eh. Yung mga politiko nga, di ba, pagka hindi na manalo sa regular election, yung ang tatakbuhan mo, congressman, regular congressman, district, ha? Hindi na manalo, o kaya sa lungsod, dating alkalde, hindi na manalo. Magtatago yan sa party list. Ha? Tatakbo yung party list, magbabayad sila sa party list kesa mamigay ng pera sa mga butante. Ang babayaran nila yung party list, bibilin yung pwesto. Oh, mga kaibigan, 'di ba? Babayaran nila yan para manalo sila. Wala silang kahirap-hirap kasi napakadaling manalo sa party list eh. Kung accredited party list ka, napakadali lang yan. Hindi mo kailangang mag-ikot kung saan-saan. Makakuha ka lang ng 2% of the total votes cast. Congressman ka na nang walang kahirap-hirap. Ha? Eh samantalang sa regular, eh kailangan eh, makuha mo yung majority ng boto sa isang district, di ba? Oh, mga kaibigan, at mamimigay ka ng pera, kamukha ng ginagawa ng maraming lukulukong congressman, di ba?
lukulukong kandidato. Oh, hindi pa sila nakakasiguro kung mananalo. Eh, yung party list, sigurado ka na mananalo. Ang lalagyan mo, Comelec. Ha? Bibilin mo yung pwesto. Yung kung meron nagbebenta ng pwestong party list. Kasi, pinahirapan na yun, medyo hinihigpitan nila yung pag-a-accredit ng party list na kung walang bayad. May bayad yun. Hindi bayad sa gobyerno, ha? Suhol. 5 million para i-accredit nila ang isang party list. Oh, eh party list lang yan si Marcoleta eh. Ang dapat sa party list, hindi naman, isipin ninyo ha, kinukonsinte, bakit? Kasi nagagamit sila sa botohan ng yung divide, yung bang ano, yung botohan sa mga desisyon sa Kongreso, sa Kamara. Pag divide the house, oh, makakakuha na ng boto yung kung sino man yung kaalyado ng mga party list, di ba? Dapat nga yan, non-voting yan eh. Sa Kongreso, dapat hindi sila kasali sa mga botohan, sa mga pagpapasya. Ha? Kasi hindi naman sila regular congressman, pero tinatrato sila ngayon na congressman. Equal footing. Ha? Kung magkano pork barrel ng isang regular congressman, yun din ang pork barrel nila. At ang masama, kung ang party list eh nakakuha ng 3 nominee naging nanalo kasi pag 2% isa, entitled sila hanggang 3 representante sa Kamara. Kapag nakakuha ng 2% of the total votes cast, isa ang papasok. Susunod, pag naka-4 na porsyento, 2 na sila. Pagka 6 na porsyento, 3 na sila. Sipin ninyo yun, walang kahirap-hirap, 3 magiging congressman. Ha? Oh. Ngayon, mga kaibigan, kaya yung ibang mga politikong basa na papel, ha, yung mga trapo, basang-basa na sila, hindi naman nalo-nalo, gumagamit yan ng party list. Hindi ho dapat sana magkaroon ng pantay na obligasyon yan eh. Halimbawa, katulad ng sinasabi ni Marcoleta, eh, hindi anya ako eh. Para makapagsinungaling ha. Tinan mo. Eh, kasi nagsinungaling siya eh. Nakita pala nung reporter ng ABS-CBN sa record ng Congress na ito si Marcoleta eh co-author pa sa pagkakaloob ng mga prangkisa ha na 50 taon bali renewal. Ano ibig sabihin? 50 taon na yung nag-exist yung istasyon pagkatapos binigyan ulit ng prangkisa, siya ang co-sponsor yata o co-author, mga kaibigan, sa paggagawad ng prangkisa. Oh. Kasi dinideny ang sinasabi niya, yun daw ABS-CBN, tinatakot niya eh. Hindi ko alam kung ano pakay niya, di ba? Oh, eh sinasabi niya hanggang 50 years lang daw ang buhay ng prangkisa. Ano ibig sabihin? Hindi na pwedeng ma-renew. Oh. Eh pinasinungalingan nung reporter. Dahil ni-research nung reporter na siya ay kasama sa naggawad ng prangkisa sa ilang himpilan. Oh, mga kaibigan. Eh di nagsisinungaling siya, di ba?